Alam mo kasi ganito yan, kung magmamahal ka ng single mom, lagi mong ilagay sa kokote mo na kasama sa package yung anak. At lagi mo ring tatandaan na kayang-kaya nilang mabuhay kahit wala ka. At ilagay mo rin sa utak mo, kung meron man, na ang pinaka-priority ng single mom is yung mga anak nila o yung anak nila. Siyempre, gusto rin nilang i-prioritize mo yung anak nila. Actually, mas gusto pa nga nila yun eh. Yung kunin mo yung loob ng anak nila kaysa sa kanila. Mas nakaka-impress pa sa kanila minsan yan. No, really. Totoo. Mas matutuwa pa sila kung mas kukunin mo yung loob ng anak nila kaysa sa kanya. At pinaka-importante sa lahat, o yung tinatawag na golden rule, wag na wag mong papipiliin sila kung yung anak nila o ikaw, bungol ka. Dahil gaya ng sabi ko kanina, kayang-kaya nilang mabuhay nang wala ka. Totoo yan. At kahit anong mangyari, pipilitin at pipilitin nilang itaguyod yung mga anak nila. Nandyan o wala ka. Alam mo, ang mga single mom, binuuyan ng Diyos eksaktong-eksakto kung ano sila ngayon. Binuuyan para maging malakas. Warrior! Gets mo? Kaya wag na wag kang papasok sa mundo ng mga single mom dahil lang sa mga memes na kesyo magmahal ka ng single mom kasi masyarap o kaya baka para sa single mom ka talaga. Like, what the fuck? Dude, hindi nila kailangan ng jowa. Kailangan nila pamilya. Pamilya. Father figure para sa anak nila. At buong pamilya. Kung level 1 yung ligaw-ligaw, level 2 naman yung BF, GF thing. At level 3 naman yung mga live-in partners, mga ganyan. Isipin mo na lang nasa level 10 ka na kung maghahangad ka ng single mom. Kaya sana, huwag mo na subukan kung jowa lang yung hanap mo. Or may na-miss ka lang sa gabi. Or may na-miss na maglambing. Or gusto mo lang magka-girlfriend. Huwag na. Hindi lang isang tao posible mong masira, bro. Pamilya. Gusto ko lang sabihin na hindi sila basta-basta. Kaya sana, huwag mo silang basta-bastahin. Yan lang. God bless.